Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Saan pa di binili ko? Oo. Ang gusto kong sabihin ay kung paano mo 'to nabili. Saan ka kumuha ng pambili mo? Eh, binigay ni inay sa akin yung pamatrikula ko. Pero, binili ko lamang ng crispy pata para naman masaya ang inuman. Galanti ka talaga, Vivian. Akala ko, hindi ka sumasama sa akin dahil kuripot ka. Hindi ah. Kaya lang naman ako hindi napapasama sa inyo dahil pinagbabawalan ako ni inay na makipagbarkada. Pinagbabawalan ka ng inay mo na makipagbarkada? Eh, bakit nakikipagbarkada ka na ngayon? Kasi nga, masaya pala pag may barkada ka. Laging may tawanan, walang kalungkutan. Saan ka na ba nanggaling kagabi, ha? Abay, napapadalas na yatang pag-uwi mo ng gabi. Inay, kolehiyo na po ako. Marami akong ginagawa sa school. Ang dami-dami kong project sa school. Eh, ayaw niyong maniwala sa akin? Marami akong ginagawa. Siguraduhin mo lamang na pag-aaral mo ang pinag-aaksayan mo ng oras. Nakikita mo naman ang hirap ng buhay natin. Kung hindi pa ako tatanggap ng labada, eh araw-araw, hindi tayo kakain at wala ka rin pang tuition. Kayo lang naman ang mapilit na mag-aral ako eh. Sinasabi ko naman sa inyo, nahihinto na ako ng mag-aral. Ayaw nyo naman! Kasi nga, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan sa hinaharap at hindi ka matulad sa akin na walang pinag-aralan. O ano ngayon? Labandera lamang ng kung sino-sino dyan. Kasalanan nyo din yan. Kayo kasi, hindi nyo ginamit yung kagandahan ninyo. Kung nakipag-asawa kayo sana sa mayaman, di mayaman tayo ngayon. At kung nakipag-asawa ko sa mayaman, baka hindi ikaw ang anak ko ngayon. Oh, magsandok ka na at nang makakain na tayo para makapag-review ka pa ng lessons mo. Vivian, may lakad ang tropa. Gusto mo bang sumama? Ha? Saan? Sa Baguio. Libre ang pagkain dahil birthday ng tiyuhin ni Mel. Kaya sumama ka, ha? Pasaya dun. Wala akong pera. Alam mo naman, pamasahe ko lang at pambili ng lunch ko ang binibigay ni inay. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Poldo ang sasakyan. At tulad ng dati, kunting ambag lang ng pera para sa gasolina. Talaga? O tamang-tama yung binigay sa akin ni inay na pang-lunch ko. Yun na lamang ang iaambag ko sa pangkasulina ng sasakyan niya. Last semester mo na pala sa enrollment na ito, anak. Oho. At gagraduate ka na? Siyempre. Mabuti naman. Ilang buwan na lamang at magtatapos ka na ng pag-aaral mo. Asukasuhin mong mabuti ang pag-aaral mo. Dahil ang pag-aaral mo lamang ang tanging maipagmamana ko sa iyo. Tulad ng sinabi ko, umiwas ka at huwag ka munang makikipagnobyo hanggat hindi ka nakakatapos para makapag-concentrate ka
sa pag-aaral mo. Oh, ito ang pang dalawang linggo mong baon. Ah, tipirin mo yan. Mamahaling restaurant to, ha? Oh, para sa hakarap kong babaeng minamahal ko. At nararapat lamang na mamahalin din restaurant. Kung saan ko siya dadalhin. Ah, sige na, kumulder ka na. Huwag ka mag-alala. Mayaman na ang lalaking to. Kahit hindi ako makapagtapos ng pag-aaral, okay lang. Oh, anong pagkain ang gusto mo? Ha? Eh, kwan kasi, hindi ko kabisado ang mga pagkain dito. Ngayon lamang ako nakapasok sa ganitong klaseng restaurant. Huwag ka mag-alala. Mula ngayon ay lagi kitang dadalhin sa restaurant na to para masanay ka na, ha? Anak, ano ka ba naman? Hindi ka pa nagpapalit ng t-shirt, ah. Abay, wala na akong nakikitang suot mo, kundi ang puting t-shirt na yan. Ang kulay lang po ang isa, pero iba ito sa puting t-shirt na sinisuot ko kapo. Magpalit ka naman ng kulay, anak. Ano na lamang sasabihin ng mga tao sa'yo? Walang t-shirt. Naman kung yun ang iisipin ng ibang tao sa akin, hindi ko naman sila pinipirwisyo, ah. Ang ibig ko lang sabihin, anak, isipin nila na wala kang perang pambili ng t-shirt, isamantalang alam nila na mayroon kang kuya na nasa ibang bansa. Ayan yung silang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Pag-alam ko sa sinasabi nila, ang mahalaga, wala po akong inagrabyadong tao. Oo na. Manang-mana ka talaga sa ama mo. O siya nga pala, ito ang 20 mil. 20 mil? Oo. Pinabibigay sa'yo ng kuya mo dahil na-promote sa trabaho niya. Bumili ka ng bagong kasuotan mo, ha? Eh, kung pwede, yung polo naman ang bilhin mo. At ibang kulay naman para hindi nila sabihing iisa lamang ang sinusuot mo. Kuya talaga, nakakalimot mag-share ng biyayang natatanggap niya. Eh, sige po, Mami. Salamat. Pero hindi ko ho ito ibibili, kundi i-deposit ko sa bangko. In case ng emergency na pangailangan ko, eh, mabubunot ko ito. Anak, huwag mo ngang tipirin ang sarili mo. Dahil kahit hindi ka mag-impok, ay dadalawa lang kayo ng kuya mo. Sino pa ba ang magmamana ng mga naipundar naming negosyo ng yumao mong ama, kundi kayong dalawa ng kuya mo? Cellphone na naman ang hawak-hawak mo. Hindi ba't final exams mo na bukas? Bakit hindi ka nagre-review? Madali lang naman ang mag-review, eh. Babasahin ko lang. Kahit babasahin mo lang ng ilang ulit ang kwaderno mo, kung hindi mo naman pinag-aaralan, wala rin. Bakit kasi ninyo ako pinapakialaman? Ako ang estudyante, kaya ako ang bahala. Anak, pinaalalahanan lamang kita. Pari, hindi ka mangamute habang nag-i-exam ka. Ako na nga ho ang bahala. Bakit kasi pati pagre-review ko, pinapakialaman niyo? Pumunta na nga kayo dun sa kusina para magluto kayo dahil nagugutom na ho ako. Bukas
palang final exam namin. Paano kaya to? Hindi pa ako nakakabayad ng tuition fee ko. Nagastos ko yung perang binigay sa akin ni inay. Paano kaya to? Bibian! Aris, ikaw pala! Maaga mo bang ipinasa ang isang paper mo at ikaw ang naunang naumbas ng classroom? Hindi. Hindi ako pumasok sa classroom ko. Bakit? Hindi ba exam natin ngayon? Oo nga, pero paano ako mag-take ng exam? Hindi ako nakakapagbayad ng tuition fee ko. Hindi ka nakapagbayad ng tuition fee mo? Oo eh. Bakit? Hindi ka ba binigyan ng pang-tuition ng inay mo? Hindi. Dapat sinabi mo sa akin at nang kahit pa paano, baka nakadilihensya ako ng pang-tuition fee mo. Okay lang. Tinatamad naman akong mag-aral. Ano? Ngayon ka pa ba tatama rin yung graduation na? Ano magagawa ko? So wala akong pang-tuition fee. Ganito na lang. Ano kaya kung gumawa ka muna ng promissory note? Sabihin mo sa promissory note na bukas mo babayaran ng tuition fee mo. Anong bukas ko babayaran? Wala nang ibinigay sa akin ni inay na pera na pang tuition fee ko. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see the girl, what can see. Ang sarap palang pumasok sa ganitong lugar. Ang saya-saya. Talagang masaya, Vivian. Ha? Bakit natigil ang music? Kung kailan ako ginaganang sumayaw eh. Tinigil naman nila. Papalitan lamang nila yung tugtog kasi iniisip siguro nila na pagod tayo sa kakasayaw. Vivian, pwede ba kitang isayaw sa susunod na music? Sweet music yan eh. Oo naman! Alam mo, napapansin ko sa'yo, para kang ibong nakawala sa huli. Bigyan ka sa pagsasayaw mo. Kasi hindi ko pa nararanasan ng ganito na pumasok sa disco house. Ah. Ang saya-saya pala. Bakit? Ngayon nga lang ako nakapasok ng disco house. Ano? Talaga? Bakit ba? Ilang taon ka na? 21 na ako. Oh, 21 ka na pala eh. Bakit nga lang kayong nakapasok dyan sa disco house? Wala ka bang kaibigan noong high school ka pa lang? Hindi kayo nakapasok ng disco? Mayroon akong kaibigan. Papaano naman ako makakasama sa kanila? Wala naman akong pera. Baon ko lang at pamasahayang binibigay sa akin ng inay. Ganun ba? Talagang masaya ang mag-disco, Vivian. Lalong-lalo na kung kasama ka sa aming mamaya. Bibian. Oh, Aris, ikaw pala. Kanina pa kita hinahanap. Narito ka lang pala. Kumusta ka na? Ang sweetheart ko talaga, oh. Tumadaan ang panahon ni lalong gumaganda. Hey, tumigil ka nga dyan. Nambubola ka na naman eh. Anong nambubola? Hindi, oh. Ikaw talaga ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Teka. Bakit ba nakasimangot ka? Meron bang problema? Titigil na ako sa pag-aaral ko dahil hindi ako makakabayad pa ng matrikula ko. Pero hindi ba ang sabi ko sa'yo kahapon, gumawa ka muna ng promissory note para makapag-exam ka? Hindi ako marunong gumawa ng promissory note. Kaya hindi ako gumawa. Hindi bali.
Makakahabol ka pa siguro. Ito na yung pera. Magbayad ka na ng tuition mo para makahabol ka pa sa exam at sa mo pang subject. Ha? Sige na. Makiusap ko na lang sa teacher mo na bigyan ka ng special exam para hindi ma-incomplete yung grade mo. Sayang kung hindi ka makakapag-exam. Graduating ka pa naman. Okay, ito ng pera. At tumakbo ka na sa cashier at nang makapagbayad ka ng matrikula mo. Para sa kanyang exam. At hawak-hawak ko ngayon ang perang ibinigay niya para sa pangmatrikula ko daw. Bakit ba ako magbabayad? Tinatamad na nga ako mag-aral eh. Di naman ako nakapag-review. Anong isusulat ko sa examination booklet ko? Ay nako, ang mabuti pa, ibili ko na lang ng cellphone itong perang ibinigay niya para sa pangmatrikula ko. Mabuti pa! Anong nangyari sa inay mo? Tumama ba siya sa loto at panaybigay ang pera sa'yo? Hindi pa nga ako binibigyan ng inay ng pera ko ah. Hindi nagbigay ng inay mo ng pera? Eh ano yung pera na hawak-hawak mo nung isang araw? Pangmatrikula ko sana yon. Ano? Pangmatrikula mo? Ang ibig mong sabihin? Yun ang ibinili mo ng crispy pata? Ipang tuition mo yun? Oo naman. Saan ko naman kukunin ang perang ibinili ko ng pulutan natin? Kundi yung binigay ni inay na pang tuition ko. Ganun na ba kami kalakas ngayon sa'yo? At kahit pang matrikula mo eh, na ibibigay mo na? Oo naman. Papaano kasi, kayong barkada ko ang nagpapasaya sa akin. Kaming barkada mo ang nagpapasaya sa'yo o si Poldo? Tumigil ka nga dyan. Alam mo, bagay kayo. Maganda ka at gwapo siya. Pero oo, paligiro yun ha. Mabuti pa. Tara na sa bandaron. Naroon ang kursonada kong bibilhin. Ano bang bibilin mo? Ah, yung bagong labas na cellphone. Teka, may racket ka ba? At panigastos mo ng pera? Nagbigay ang jowa ko ng pera. Kaya yun ang ibibili ko ngayon ng bago kong cellphone. Ano? May jowa ka na? Pero nakikipaglandian ka pa rin kay Poldo? Tsaka ibibili mo ng cellphone yung perang ibinigay ng boyfriend mo sa'yo ano na dapat pang matrikula mo? Halika na! Ang mabuti pa, halika. Samahan mo na akong bumili ng cellphone. Ang dami-dami mo pang sinasabi dyan. Halika na! Ang bango mag-umong talaga. Isa pang round? Tama na. Hindi pa nga natin nasusulit yung bayad sa motel na to eh. Nag-aaya ka ng umuwi? Eh, gabi na kasi. Hahanapin na ako ng nanay ko. Ayan ka na naman eh. Inay mo na naman ang iniisip mo. Malaki ka na, no? Balik nga. Ay, ganda-ganda mo. Hindi ako magsasawa sa'yo. Poldo, paano kung magbubuga ang ginagawa natin? Pakakasalan mo ba ako? Huwag na muna yung isipin yan, ano? Yung isipin natin. Ayan, magpakaligaya sa oras na ito. Poldo. Diyan.
Paano nga ba kung magbunga ang lihim na pagtatagpo ni Napoldo at Vivian? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Ikaw pa rin ang naiisip ko kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko.